So even though mahina ako physically, pero kinakaya ko bumuhatin siya 300 pounds. Tutulungan siyang buhatin, umiihi, dumudumi. Ako yung nag-handle. And never kong pinapakita na ako yung malungkot, sumusuko. Lalo na pagkasama ko siya. Pero pag mag-isa na ako, doon ako iiyak. Doon na ako parang nawawala ng pag-asa. Pero through God's grace, na-heal naman yung dad ko yun, along with my broken heart. Ayan. Nakalakad na siya. Okay, yan, nagtitreatment siya. Ako yung kasama niya. When was this? When did that happen? 2018. Mm, it's pretty rich. But I'm so glad that you're. Yeah, me too. Grabe, ako din akala ko you'll be forever damaged na hindi makakalakad or hindi makakagalaw normally. Pero with treatment, grabe yung therapy science. Mm. Grabe yung therapy. Physical therapy. Yeah. That's good. At least everything's fine. Yeah, now everything's fine na. So your relationship with your family is really good. How about your relationship mo sa siblings mo? Siblings? Do you have heartaches na naranasan with them? Yeah, heartaches siguro is... Na pwedeng nararanasan mo pa rin ganyan, ganyan. Hindi ko na siya nararanasan ngayon kasi sabi ko nga bago ako pumasok dito, ako yung pinakamasaya, pinakabuo, and pinakakompleto doon sa moment of my life. Parang feeling ko I'm at the fullest. At the perfect time. Pero, yeah, perfect time. Pero in the past, nararamdaman ko na concerned sila sa... Nagbibihis ako babae, hindi pa ako nagka-come out, hindi ko pa verbally sinasabi sa kanila na I wanna transition, ganun. Pero napapansin nila at napapansin ko, naririnig ko na sinusumbong nila ako sa parents ko. Mm. Na as if ang laki ng kasalanan ko na nagsuot ako ng dress, nagsuot ako ng wig, ganun. Pero eventually, na-appreciate din nila kasi may time na sinumbong nila ako kay mama. Sabi, ma, tingnan mo si Raph. May ano, may picture. Naka-base, babae na siya, naka-wig na siya. Sabi ng mama ko, ang ganda ng anak ko. Mm. And I feel like yung mom ko yung naging inspiration nila to also appreciate my beauty. Wow. Yeah. Yeah. Ayun, to also, kung so si mama awesome. Nga natanggap what more sila. Yeah, that's so wholesome. He's so cute. Mm. How about sa love mo? Sa sarili mo? How do you show your love? To myself, ayun, I think dito na-apply yung acceptance. Kasi, in the past, I would, hindi naman sa hindi ko mahal yung sarili ko. Pero napapansin ko, mas mahal ko yung mga friends ko. I would live for them. Na sila yung iti-treat ko sa labas, lilibre ko. Kahit hindi ako okay, basta okay sila, masaya ako. And hindi naman sa pangit na quality yun. Siyempre, being selfless is beautiful. It's nice. Yeah. Pero siyempre, you have to give some to yourself as well. Kasi, pandemic proved to me na kung hindi family ang kasama mo till the end, ikaw ang kasama mo sa sarili mo. Maraming mga friends na they come and go na ang motivation nila is partying, yung masasayang moments lang. Pero kapag ka-moments na nasa down ka, maaaring hindi sila kasama. Ganon. So, you have to sometimes be selfish and to love yourself nga una. And to fully accept yourself kasi everything will follow if natanggap mo na mahal mo na rin yung sarili mo. That's so true. Thank you. I love your answers. So articulate. Thank you. I feel like Tamara in the Kumu show. It's true though. How about a romantic department? Romantic! What's your greatest heartache sa... Like, what is your... Okay, let's just ask about, like, how do you show... Like, what is your love language to your partner? Oh, the question is, do I have a partner? Eh, mayroon. Pero, like, once again, yung... It will all start sa... Yung natutunan ko overall, it will all start sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi in the past, I would try to date when I was a gay boy pa. Kukumari akong macho. Kasi yun yung mabenta sa community namin eh. Pag bakla ka, mas pogi. Mas gustuhin ka din. Kasi syempre yung mga bakla, hanap din pogi. Ganun eh, target ko nun mga bakla. So, mga damit ko parang
Actually, most of my clothes na kay Nathan. Ganun yung mga damit na ko. Really? Kay Nathan. Even yung haircuts, nag-gym ako. Oh, yung shorts nga daw ni Nathan sa'yo galing. Yeah, tapos I would go sa mga different applications, mga dating applications. Mm. Tapos swipe right nila ako kasi syempre ang hot ko sa pictures. Pero when they meet me, ganito na ako magsalita. So parang madi-disappoint sila. Eventually, they would get tired na parang, ah, hindi naman kasi ikaw yung in-expect ko. Kala ko nung una sila yung may problema kasi nung una interesado sila pero eventually nawawala ng interest, ginugost ako. Pero some part of it is my fault kasi hindi ako nagpapakatotoo sa sarili ko, hindi ko ino-own up kung sino talaga ang woman inside me. Pero nung time na tinanggap ko na yung sarili ko, sabi ko nun, Lord, ito na to, tatanggapin ko na si Rafa sa woman. Di bali na akong walang magkagusto sa akin. Di bali na akong hindi ako matanggap ng society. Basta meron akong career. Pero hindi. Still there. Still, binigay pa rin ni Lord yung... Sabi ko nga, I'm at my fullest bago ako pumasok. Meron ako love life, may career. Tapos, may pera. Yung pamilya ko buo, masaya. Maganda yung health namin. So ayun, grabe. Tuloy-tuloy talaga kapag ka na-accept mo na yung sarili mo. Yeah, you're at your perfect state. Yeah, tsaka right madali now ka makakapag-focus ng response mo if ever magkaroon ng heartbreak or problem, ganun. Love language naman, I'm into words of affirmation. Siguro, you like that from your partner? From him to me. And then you, what do you do? Ako, I like... baka generalize nila to, pero kasi... I like giving gifts talaga. Gusto kong nakikita kasi yung instant happiness yeah, eh. Yung nasusurprise siya. Tapos ayokong nagugutom siya. Wow. Baka after nito, maraming mag-apply. Ako na mag-a-apply. Yeah, isang ano lang niya na parang tatanong niya ako, alam mo yung ano, yung this type of chocolate. Tapos papadala ko na agad. So cute, Raf. You're so cute. Sugar mommy. That's so cute. Pero ilang months na kayo? 5, 6, 7? No, 6 na. Wait lang. Kailan lang? 6 months. Monthsary every first month of the year. Every first day of the month. Boba. If you could give a message to anyone. Or your family or your boyfriend? Like, what do you want to say? No, to my family, na it's for sure, they are proud of Nathan kasi siya yung may dala ng Bible, siya yung nagbibigay madalas ng positive messages to others. Yes. And I know he gets nervous, pero mas pinapairal niya, mas pinipili niya na hindi nyerbusen or kabahan dahil he knows that God is behind him. Yes. And ako, madalas ako magpadala sa obvious kasi madalas ako magkaroon ng kasalanan, very reckless sa mga things na sinasabi ko, ginagawa ko. Pero sana proud pa rin sila sa akin. They and are. I know. You're just being since yourself. Nabanggit mo na rin si Nathan, kamusta yung